Samantala, pati mga delivery riders na nag-boom ang kita ngayon pong pandemic, apektado na rin ang mataas na presyo ng petrolyo. May unang balita si James Agustin. James? Connie, good morning. Nababasan din nga yung kinikita ng mga nakausap ko ng mga TNVS at delivery riders dito sa Quezon City dahil sa taas ng presyo ng gasolina ngayon. Kaya naman dumidiskarte na raw sila para makatipid para kahit papaano ay madagdagan yung maiuwi nila sa kanilang pamilya. Hating gabi nagsisimula ang trabaho ng food delivery rider na si Kevin. Bandang alas 4 ng madaling araw, tatlo pa lang daw ang nabubok niya. Halos 200 pesos pa lang ang kinikita. Bumaba yung kinikita namin kasi mataas yung gasolina. Ganun talaga, wala naman tayong magagawa eh. Basta biyahe lang ng biyahe. Tiyaga lang. Malaking tulong daw kung mabibigyan din sila ng fuel subsidy ng gobyerno. Malaking bagay din po, siyempre. Malaking pera rin yun galing sa gobyerno. Kung mabibigyan. Si Billy mas pinipili rin bumiyahe sa madaling araw dahil maraming kakumpetensya sa araw. Kung dati 180 pesos lang ang pinapakarga niyang gasolina bago bumiyahe, 250 pesos na raw ngayon. Yung ginagawa po namin ngayon, talagang tudusipag na lang para kahit paano maibisan man lang yung pangangailangan sa pamilya. Ang TNVS rider naman na si Bon Jovi, dumidiskarte na rin para makatipid sa gasolina. Kung dati raw ay umiikot siya kapag nakapaghatidan ng pasahero, ngayon naghihintay na lang siya ng booking. Panggabi na ako bumibiyahe ngayon kasi pagka sa umaga, more consumption sa gas kasi unang-una, traffic. Then unlike sa gabi, talagang wala ganong sasakyan, hindi stress. Samantala, Connie, sabi pa ng iba mga riders na nakausap ko, sa gabi na lang daw talaga sila pinipili bumabiyahe para hindi naman daw gaano matraffic. At speaking of traffic, silipin na rin po natin ngayon yung traffic situation dito sa bagay ito ng Commonwealth Avenue sa area ng Filcoa. Maluwag na maluwag pa naman po itong lane na ito na patungo sa elliptical road, pero mas maluwag yung kabilang lane na patungo naman sa area ng Fairview. Yan muna po ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.